bahay ninyo, naguhugas ka ng plato. Ngayon daw, nagiging tamad ka na. Panaging rason mo na raw, simbahan, simbahan. Pero pag ibalik mo yung dating kasipagan mo, ay isa ka lang natin babalik muli yung pagsilgo natin. So, tingnan mo yung katabi mo, baka ganun ka rin. Papanam, kaya na, papanam, magsimba. Papanam, magsilgo. Na ipagpanabang magtanan na yung ugasam. Gawin muna yung dapat na gawin. Amen. Amen. Naman maging blessing para hindi nila masabi na magkita masimba-simba. So ito po na kumusta na, na itong bang mga bihakbang ba tayong ginawa para makakilala yung mga kasama natin sa bahay, yung mga hindi pa nakakilala sa kanya. Na, o baka kasi yung buhay pa rin natin ay sumalazo. Na, walang pagbabago man lang. Kaya ito po na para ma-win po natin sila, kagaya po nitong early church, yung kanilang strategy na ginawa, dapat start po natin sa ating personal life. Amen. Sa personal na buhay, makita rin nila na may nagbabago sa atin para ma-attract natin sila. Amen? Amen po ba? Para masabi rin nila, mapalak na rin self-group yun. So, mapangkat, makiumayak man, itapapapanan. Wow, naging ilaw ka na, asin ka na sa kanila. Okay, so dito po sa Matthew 5:13-16, sabi ito po ang sinasabi dito, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." So dito po sa ating text na ito, na ating binasa ito, may dalawa po tayong mag-observe dito, makita dito, na bilang mga Kristiyano o mga disciples, ay meron po tayong dapat gawin dito sa mundong ibabaw. Amen. Ano po ito? Yung sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, "You are the salt and light of the world." Sabihin mo sa katabi mo, "You are the salt and light of the world." Okay, so si Brother Carol, ano bang gamit ng asin? Niya to usap yung asin. Para magkalasa ang pagkain. Oo. Flavoring. Okay? Gerald, 16 years old ka na pala. Dati 40, 2 years ago na. So, anong gamit ka ng asin? Alam mo? Asin, baba mo yan. Para makikita ko, no? Ano? Yung paghalo. Ihalo. So, paghalo-halo. Panglasa rin. Okay, so, dito naman sa kapila, ano pa ba yung gamit ng asin? Maliban sa pang-flavoring, magandang lasa, ano ba? Ano? Ano ang alam yung gamit ng asin? Okay, pang-preserve, ha? Preserve din ba niya? Pang-asin, ano ba yung gamit pang-preserve? Yung kain na i-preserve, sabi niya, patanggal daw ng matet. Kaya pag may mga matets, ano bang linta ba yan? Ay, mga malilit kasi. Sa mga iba, Lois, bilang ang tawag niyo doon. Kaya asinan nyo. Para pag hindi nyo matagal, lagyan nyo lang ng asin niya. Yung kanina, nasabi din nila, pang trait, ano, kadagiti animal, law sa baka, asin. Lapit mga baka. So marami pong gamit ng asin kung dito makita natin. So bilang isang mga Kristiyano, tayo rin po yung pampalasa. Amen. Tayo rin po ay pang-preserve din para itong mga tao, sabi natin na sa kadiliman, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay para hindi po sila masira, hindi po sila mabulog. Ba? Na alam po natin na pag yung mga walang relasyon sa Panginoon, hindi nakakilala sa kanya, sa kanila, pag mamamatay po yan physically, ay hindi pupuntahan yung kaluluwa. Malapit na po yung next month, tinatawag na naging tradisyon na All Saints and All Souls Day. Ha?
Minsan, alam natin, pag yun na, ipapanalangin na yung mga patay, tayo po, hindi na po natin practice yun, hindi natin ginagawa dahil wala dito sa Biblia. Amen. Habang buhay pa po yung tao, ito na yung time na malaman nila ang Panginoon, magkarelasyon sila sa Panginoon, magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan, at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas nila. At pag namatay na sila, doon na. Alam na, doon na nila makita ang sana yung direction o destination nila. Kaya po tayo, kahit buhay pa po tayo ngayon, alam na natin kung saan na tayo pupunta kung tayo man ay mamamatay. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo na ba? Kung hindi pa, dapat alamin mo. Dahil sabi nga ng kanyang salita, 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Sino po yung Son of God? Jesus. Amen. Pala po yung sabi nyo, nasa Davao. Ating Panginoon sa Kristo, sabi nyo, that you may know that you have eternal life. John 3:16, John 1:12, all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kaya po may assurance na tayo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Malalaman mo na kung saan ka na pupunta. Kaya po, na sabi ko dito, habang buhay tayo, malakas tayo, mag-serve tayo sa Panginoon. So ito po yung gamit ng asin para tayo rin po bilang mga Kristiyano maging flavoring din tayo, maging preservative din tayo sa mga tao na wala pang relasyon sa kanila. Kasi kung ikaw yung asin na hindi nagagamit yung purpose niya, malulos yung purpose niya doon, ano nang gamit doon? Siyempre, tatapon na lang. So, kaya po, magiging totoo at influence po tayo sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Liwanag, light. Ano bang gamit ng light? Yung liwanag? Ay, ito pala si Japheth. Hindi kita na mukha niya. Anong gamit niya tiusar ti silaw? Ha? Pang-ilaw. Ha? Pang-lawag, of course. Pang-silaw. Kaya, bakit nandiyan dyan dyan? Nandiyan sa ceiling. Sa bahay natin, ba't nanutong pa sa ceiling yung ilaw? Kayo, sino po sa inyo yung nakaranas ng Petromax? Wala pang kuryente noon. Petromax. Ayun, ilan lang pala kami. Inyan din gamit Petromax. Salam, salam. At yan, lampa, di ba? Kerosene. Ano pa? Ayun, gasiran, tawag nyo doon. Kasi sa time nila, hindi pa naman naibito itong mga ilaw-ilaw na ganitong mga kuryente. Di po ba? Kaya lamp yung gamit po nila. Ang gasira. Kaya po, kami pag lumalakad kami noon, maalala ko yung salon from the pine tree. Na ano yun, maapoy yun, yung gamit namin. Pero pag uwi mo sa bahay mo, ano mo yung ilong mo, puno-puno po maitim. Kaya yun po yung gamit po ng ilaw, pangliwanag, para makita mo yung daan. Kung ilan yung nasa bahay ninyo, makikita mo hindi lang yung ngipin. Yung baraw kasi pag gumiti, yung puti lang nakikita, yung ngipin lang. Hindi na nakikita ro yung mukha. So yung gamit ng ilaw, ito po makita natin para yan po ay pangliwanag niya, manglawag, madaman itisignal. Kaya ganun din po tayo mga Kristiyano, tayo rin ang maging liwanag para malawagan mo dagiti Adan, hindi ko na tayo mga signal. Amen. Para yung mga tao rin ay niya ma-restore yung relationship din nila sa Panginoon itong nasa kadiliman. Kaya po doon sa John 8:12, sabi po ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa ginagawa pala ng mga Hudyo that time noon, doon sa gabi na yun, napakadilim. At sabay-sabay pala nilang sindihan yung lam nila. At doon mismo sinabay ni Jesus ito, sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya tayo ang magiging ilaw ng mundo rin. Amen. Kaya kung sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka ba? So tayo ang magiging ilaw. Amen. Tayo din ang talagang may pakilala natin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon para
ma-experience din nila yung pagmamahal ng Diyos sa buhay nila at yung kapatawaran kung meron man silang nagawang kasalanan din sa Panginoon. Kaya ulitin ko sa Matthew 5:14, sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Kasi ang liwanag po, pag ineffective po yan, pag tinatago mo doon sa loob ng kama mo. Hello? Nag-i-cabil mo dyan. Anong purpose nun? Itatago mo yan. Magiging ineffective po yan kung itatago natin yung ilaw natin. Amen. So, ang ilaw po ay talagang dapat nakalabas yan para makita ng mga tao hindi nakatago. Amen. Alala ko kasi noon, mga kasama namin noon, yung tayo at ikik. Yung pupunta kayo sa bundok paggabi at may sisindihin mo yung ilaw o Petromax. Pag sa bundok kasi, nandun, siyempre yung mga ibon na nandun na sa kanilang pugat, makikita nila yung liwanag, lilipad sila. Eh, hanggang mayroon ka ng nagagamit na net, yan, makukuha na. Pero pinagbabawan na ng DNR dahil uhuliin, mahuhuli yung makukuha yung mga tawag doon, mga endangered species na. Ha? Kasi yung saan ba nila dadalhin yon, pwedeng ibibinta kasi o pupulutanin. Nagawang pulutan, kaya pinagbabawal na po yun. So ito po, makita natin, ma-attract kasi sila eh, doon sa liwanag. Na-experience ko that time, nagmumutor ako sa dyan sa lunglong, may biglang ibon na talagang ano, tumahama sa akin. Siyempre, liwanag eh. Na makita niya siguro nung malapit na, motor magkayam. Buti hindi dito sa aking ilong kasi yung helmet ko, open pa yun eh. Sakit naman yun kung yung ano ba niya, sipit na ba lang tingin, mamahong ka. Diyan matampay lang, masos. Kahapon nga, yung mga kukunting lumilipad lang, wala na, maano na yung mata mo eh. Ha? Yari ay mapulpulatan, mapulingan ka. Kaya dito po, ma-defeat po yung purpose ng liwanag pag tinatago natin. So dito po, paano natin ito gagawin? Paano po tayo yung tayo nga kung tayo yung asin at liwanag, ano yung gawin natin? Una po dito, living a righteous life. Sabihin mo sa katabi mo, living a righteous life. Mamuhay tayo. Ipun natin yung mabiyag na nalintag. Ha? Yung moral life natin. Na separated na tayo doon sa kasalanan. Kung dati yung buhay mo noon sa kadiliman, kung ano-ano yung mga pinaggagawa mo noon, sa mga kalalakihan, dati-dati talagang puro disco-disco. Palaging doon ka, doon sa patay-sindi ng mga ilaw, ay ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, ay hindi na sana. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, hindi na doon. Kung dati, nandudong ka sa Kristo, Kristo. Ano ba may alam sa may Kristo? Nawala na kasi doon sa lampang na yun, dati. Diba? May ano yan, dati palutan dati doon. Eh, dapat hindi na. Amen po ba? Amen. So, yung mga buhay natin, kung ano yung mga dating buhay natin, pero makakilala na tayo sa Panginoon, makita na sana na mamuhay na tayo ng righteous life. Dito po sa Ephesians 4, 21-24, sabi po ni Apostle Paul sa kanila, "When you heard about Christ and you were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with a regard to your former way of life, you put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness." Pagbasahin mo kasi itong background nitong episode na ito, bago itong mga naging, bago sila naging believer yung karamihan sa kanila, di mabasa mo doon sa Acts chapter 19, si Apostle Paul po ang nag-reach out sa kanila sa kanyang third missionary journey. Mga practices po nila, ito po, nagsiserve po sila sa goddess na si Diana. Ito po ay hindi po si Diana na kinumpis, ha? Diba? Ito kasi si Diana, tawag ng mga Roman sa kanya, Diana, yung goddess na yon. Siya po yung goddess of fertility,
siya yung goddess of hunting, goddess of wild animals. Kaya kung bago sila magka-hunt, nagpipray muna sila kay Diyosa nilang si Diana. Kaya ganito po yung mga ginagawa nila. Maliban pa doon ay talagang ang daming mga cultic books po nila. Occultism. Kaya po nung nakakilala na sila sa ating Panginoon, sinunog po nila lahat yun. Ang nangyari kasi doon ay talagang meron ding ginagaya yung ginagawa ni Apostol Pablo. Anak ng pari ito eh. Pito sila. Sabi nila, yung pinipreach ni Apostol Pablo, ikaw na demonyo, lumayas ka in Jesus' name. Sabi naman ni demonyo, kilala ko si Apostol Pablo. Sino kayo? Kasi gumagaya sila, hindi sila nakakilala sa Panginoon. Ano pong ginawa sa kanila? Sugat-sugat po sila, pinagkahabol po sila. Ibiruin mo, kung nakakita kayo kasi ng mga napuposes, ba mga espiritu po ang mga yun eh. Ako eh, di ba ako naka-experience naman ng demonyo eh. Sana makakita rin ako ng demonyo, ano ba, klase talaga. Ha? Pero sila po eh, pumapasok sa tao. Kaya yung tao mismo na may espiritu ng demonyo, siya, yun po yung ano eh. Sumugat-sugat po sa kanila. Kaya po ang nangyari doon, natakot yung mga tao nakakita, naniwala po sila kay Apostol Pablo, pinagsusunod po yung mga books po nila, mga kung ano-ano mga libro nila about mga occultism. Hello? Naniwala po sila sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ito po, kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanila, nung dati yung natutunan nyo, ay doon sa lumang buhay nyo na, i-put off nyo na, at dapat idamit nyo na yung bagong buhay nyo na kay Kristo. Amen po ba? Kaya po kung ano yung mga buhay natin noon, kung kayo pa ay meron pa yung mga pamahiin noon, kung ikaw magtapon ng tubig, sabihin mo, kayo! Wala na yun. Kung kayo ay nag-urinini sa bahay nyo, sabihin nila, huwag mong ilabas yan, lalabas yung swerte. Walang katuruan sa Biblia yon. Amen. Kaya nga nung iba sa store noon, pag mag-kulik ako, medyo gabihin ako, sabi nila, bawal maglabas ng pera. Sabi ko, ba't pa kayo nakapukas? Eh gusto nila, yung papasok lang daw. Kaya bawal daw maglabas ng pera. Sabi ko, nagta-travel ako, babalik baka close na kayo pagbalik ko sa umaga. Kaya ngayong gabi na ito, talagang siyempre, hindi ako naniniwala din doon. Ha? Kaya kung ano-ano mga pamahiin na naituro sa atin, ha? Yung mga galing sa insip, galing sa mga Hindus, kung ano-ano pang mga yan. Kaya dapat po, dapat matuto tayo, maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Doon tayo maniwala. Kaya dito po na, sabi doon, living a righteous life, mamuhay na tayo ng tama kung ano na yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya po na ito nga na ang Panginoon, anuman yung mga buhay natin noon, cement free na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon, huwag na nating balikan. Amen po ba? Dahil siya yung Savior natin na bumago sa atin. Biruin niyo itong Samaritan woman, nung ma-encounter niya yung Panginoon, ay talaga, makita niyo yung buhay niya, sirang-sira talaga siya. Sa kanilang city na Samaria, ay talagang pinag-uusapan siya. Kaya ayaw na niyang in publicly na mag-igib ng tubig. Talagang doon sa ulas ng tanghaling tapat, ang init, walang tao. Kaya doon lang mag-isang pumunta. Nandun pala si Jesus. Nung ma-encounter niya si Jesus, talagang, biruin mo siya ay nagkaroon ng limang asawa. Sabi ni Jesus sa kanya, ang kinakasama mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, na bago po yung buhay niya, anong nangyari, siya na mismo ang humatak pa sa kanila. Mga Samaritan people, hali kayo, hindi ba yung Messiah yung na-meet ko ngayon? Dati, iniiwasan niya itong mga tao, humarap siya sa kanila, naging evangelist siya mismo. Amen. Dahil na-transform yung buhay niya. So ito po ang maganda dito. Kaya po, maraming tao, minsan mga sabi nila na hindi nila sila naniniwala sa mga Kristiyano dahil meron silang nakikita pa sa mga buhay ng sinasabing mga Kristiyano na hindi pa nabago kasi kaya hindi sila maniniwala. Si Mahatma Gandhi, basahin natin, very influential po sa kanilang lugar ito sa India. Sabi niya, he believes in Christ but not Christians. Binasa po niya yung Biblia.
at gusto niyang makisama sa mga Kristiyano. Pero itong simbahan nung pumasok siya, may discrimination para lamang sa mga puti, para lamang sa mga mayayaman, may kaya. Kung ikaw man ay Indian, dapat yung mga high castle lang. Kung sa Corinthi sana, ikaw yung dapat high voltage ka. High definition ka na tao. Saka ka lang bubili doon sa simbahan nila. Kaya, very discouraged po siya. Kaya sabi niya, he believes in Christ but not Christians. Yun na yung naging statement niya. Pero yun, very influential din na tao ito. Tingnan mo yung background niya. Naging lawyer din naman siya. Pero ito po yung nakakalukot eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Huwag tayo ganon. Amen. Kaya dapat po mamuhay tayo yung Christ-likeness sa buhay na natin. Para itong mga unbelievers, makakilala sila sa Panginoon. Sabi nila, nakita ko yung buhay mo, ganito dati yung buhay mo. Wow. Nakikita ko yung pagbabago na sa buhay mo. Saan matahanda? Hindi nila sasabihin na sumalangazo. Sister, punta tayo sa simbol. Ano ba yan? Ganito, makinig tayo na yan. Na magkaging kakaibigan tayo. Nakikita ko rin naman sa buhay mo, sumalangazo. Nagsisimba ka nga. Wala ka pang absent. Pero yung nakita ko naman sa buhay mo, sumalangazo. Wala rin pagbabago. So, mamuhay po tayo yung Christ-likeness. Amen. Kaya itong mga tao na dapat makita nila yung buhay natin talaga, na may pagbabago yung mga ugali natin, nababago yung mga ugali natin. So, ipamuhay natin para maging reflection din tayo. Amen. Amen po ba? Kaya nga, at least makita nila talaga na may transformation sa buhay mo, buhay natin. Dati pa nagpalbaliwan na. Kaya pag makita naman ang believers yung pagkakaiba talaga, makita nila sa'yo, sa buhay mo mismo, ay ito pong mga sabi natin, sila rin po ay ma-attract sa atin, at kung sila man ay may problema, at least ikaw yung lalapitan nila. Amen. Magpapatulong pa sila sa'yo. At doon pa sila makakilala sa Panginoon dahil sa nakita nila sa buhay mo. So ang ating Panginoon Jesus Cristo, napakagandang halimbawa po ang ating Panginoon. Ito po sa Mark 14:55-56. Sabi dito, the chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so they could put him to death, but they could not find any. Wala silang makitang butas sa ating Panginoon Jesus Cristo. Ilang bisis silang magtanong ng mga question, baka mamali siya sa kanyang sasabihin about the laws of Moses. Pero tama naman yung mga sinasagot niya. Kaya wala silang makita, para yun ang dahilan para nila patayin ang ating Panginoon. Hebrews 4:15, sabi ng author nito, we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way. Sabihin mo nga, tempted in every way. Nasulisok iti amin nga pamayaan, just as we are, sabi nito. Yet, he did not sin. Hindi siya nagkasala. Wala kong nahuhulog sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, walang nahuhulog sa kasalanan. Tumatalon. Kusang tumatalon. Dito po sa Luke 23:39-42, isa po sa naipako sa left and right ni Jesus, hindi naman sinabi na yung nasa kaliwa o nasa kanan, nakita niya talaga na itong si Jesus ay talagang walang inosente, walang kasalanan na gawa. Yung isa doon talagang binak niya pa si Jesus, tulungan mo yung sarili mo at kami rin. Pero sabi kong isa, at mo sasabihin, dapat pala tayo na mamatay dahil sa ating ginawa. Pero itong taong to, wala man siyang nagawang kasalanan. And after that, sabi niya doon sa verse 42 kay Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus sa kanya, surely you will be with me in paradise. So itong mga kasalanan pa mismo, narikong na itong si Jesus, hindi ka dapat na mapako sa cross.
kalayaan na nagkita niya. Kaya dito po na makita natin, sabi ko kanina, nilagay niya yung tiwala niya sa ating Panginoon bago siya mamatay at kapuhay karoon ng kaligtasan sa kanyang buhay. Kaya yung mga believers gusto rin nila makita yung totoong patagalan natin. Amen. Ito, nagkakamali rin po tayo, namin natin, dalaman mo tayo, pero bangon tayo. At hindi natin ginagawa yung dating ginagawa natin noon. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi lang tayo Kristiyano sa puso, dapat patrin po sa puso at sa tabi mo sa tabi mo patrin sa puso at sa lawa. Na kung tayo po ay nag-grow, nakikita po yung evidence na buhay natin, yung pagmamahal, yung patience, nakikita nila yung growth sa fruit of the Holy Spirit sa atin. Hello? Self-control. O, ang dating buhay ko noon, talagang pag nagalit ako, anong hinawakan ko, iwas, ilag ka na agad eh. Yung time na nag-away kami noon sa pinagtatrabuhan namin, mismong hawak-hawak ko na yung kumulong tubig eh. Ilagay ko na sa tasan, magkakapi kami. Pero talagang nag-away kami, tinapon ko sa kanya. Ang problema, natapon na rin sa akin yung iba. Pero ito po, kaya po talagang kuminsan dumarating din sa akin pag may narinig ka na hindi maganda, yung emosyon mo talaga magbay. Kuminsan kinakagat ko yung dila noon, relax, relax, and relax. Relax. Pag ano, lalasan na yung ano, sasabihin mo ka na, sanay ka na ang mga salita ay mga Latin eh. Sa pag-ibis, nakukulong na. Dati pag nadulong, tapakas tayo. At least makakulong mo na. Amen. Kaya po, kung meron pa sa inyo yung temper ninyo, yung makontrol, tapakin mo yung sarili. Dahil pag minasabi ka na, hindi mo yung agad, balik mo, hindi na, lumabas na. Pag galit ka, ay hindi ka huwag yung titext, isa mo ka, pag lita na, hindi mo na pwedeng balik yun. Pwede mo na taon na wala kang load, at this unset. Sa tinipin mo doon eh. Makita mo, hindi ka pang awis na marilisip mo na. Kayo po, kung kayo man galit, kung may naka-away kayo, lalo sa tix-tix, kasi kung minsan iba yung interpretation nila, itigil nyo na. Hello? Minsan, mababasa mo pa sa Facebook, makikita po yung pangalan pa, nakikipag-away pa doon kung sino-sino. Ano po natin ng Facebook, kung saan-saan ng mga galing na tao doon? Sabi mo, ikaw ba yun? Kung problema kayo, o sa pamilya, huwag nyo kayo doon sa Facebook. Amen. Kausahin mo. Amen. Kaya po dito, makikita natin na ito po sa Ephesians 1:9, ito po yung sabi ni Apostol Pablo sa kanila. Kung sa mga bata, mga children, sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. At sinabi pa doon, hahaba pa ang buhay mo. Kaya kung gusto nyo habang buhay nyo, i-honor nyo, mag-obey din kayo sa parents ninyo. Amen. Gusto nyo din ang tulnog kalakwada. Amen po ba? Amen. Mga magulang din sa pagdidisiplina rin sa anak. Amen. Sabi ko kanina, yung anak na namin si Grant, lima yung anak namin, si Grant yung panganay, siya yung naging experiment namin. Follow yung nanay niya pag nagalit, kudul. Ano talaga sa sakit eh. Hindi mo mato yung magno yung mukha. Siyempre, iiyak yun, nasaktan eh. Si Gledel hindi eh. Oo, kasi at least yan yung pangalawa. Natuto na kami doon sa panganay. Hindi kontinuon siguro mga palo, pero talagang
Paborito ko yun, mahal na mahal ko yun na daughter. Di ko muli. Pinakamagandang daughter. Kaya po yung pangatlo rin, naging mabait na rin kami sa kanila. May paro rin naman sila na paro, pero at least tinasabi na. Dati noon talagang yung pagdidisiplina, hindi naman talaga totoong disiplina dahil hindi rin natuto yung bata doon sa pagdidisiplina eh. Kaya po tayo, matuto na tayo. Huwag na tayong gagamit ng dose for dose. Kung na-experience natin sa magulang natin, huwag natin ipasa. Amen. Ilan tayo na ating mga naka-experience ng dose for dose? Two by two. Kawayan pa. Huwag po natin ipapasa na yung mga mali na minsan. Mas maganda na kausapin natin sila. Sabihin, bakit nila ginawa yun, itama yung mga nagawa nila. Hello. Amen po ba? Okay, so, don't it, sabi doon sa mga slaves, puso sa, noon sa time nila yung mga slaves, binibiling mga tao, maging slaves po nila yun. Sabi rin sa kanila, kayo rin ay dapat maging obedience kayo sa inyong mga masters. Sa atin ngayon, mga empleyado, ba? Hindi naman sila slave, but yung employee, bilang isang empleyado, kung kayo nagtatrabaho, maging honest din naman kayo sa employer ninyo. Amen. Kahit wala sila, hindi nila binabantayan, gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo. Amen. Hindi lang pag nanodol sila, parang tumagalo, busy-busy no. Pero pag wala pala kung ano-ano nang pinaggagawa. Hello. Gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo para dun sa Panginoon. Sabi rin doon sa mga masters, o kayo mga naging employer din kayo, ha? Kayo yung may mga hawak na mga empleyado, maging honest din kayo sa kanila. Ibigay yung tamang sweldo nila. Amen po ba? Amen. Maririnig ka nun? Bakit mo ninakaw yung mga gamit ng boss mo? Wala kasi, hindi kami sinisweldohan eh. Eh, pinagnanakaw lahat yung mga materialist nila. Kung saan-saan na binenta. So ito po bilang mga Kristiyano, makita po natin, dapat gawin natin ng dapat yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Amen. Mga parents, i-train natin sa tama yung according sa salita ng Panginoon. Kaya yung challenge ko sa atin, dapat mamuhay tayo ng righteous life. Amen. Pangalawa po dito yung proclamation of the word. Sabi mo sa katabi mo, ilagay nyo dyan sa comment box ninyo mga kapatid, proclamation of the word. Preaching and teaching the word of God. Dito po sa Romans 10:14, sabi dito, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Totoo naman. Ano sila maniniwala kung wala rin naman silang narinig? Kaya nga sabi ni Rob ni Paul din dito sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kaya dito sila magkakaroon ng kanilang pananampalataya kung sila ay makikinig sa salita ng Panginoon. Kaya kung ano pa yung pananampalataya ng taong yan, hindi mo talaga masisisi kung yun ang narinig niya kasi sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga lola, lolo, ay yun ang kanyang pananampalataya unless na ipoproclaim mo rin, sasabihin mo yung word of God sa kanya. Amen. Meron na tayong mga Bible. Encourage mo, basahin mo yung Bible mo. Doon po sila, mabubuksan po yung mga kaisipan nila. Kaya ito po yung dapat na strategy na gamitin din natin. Amen. Hindi lang yung mabuhay tayo ng righteous life, i-proclaim din natin yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang maganda po doon, kahit sakit, ito yung first time na mangyari sa mga early church, eh, yung pagkamatay ni Stephen, siya yung first party na deliver the time, bilo hanggang sa siya yung matay. At kung ikaw mismo, yung kapamilya mo yun, kapatid mo, ikaw yung tatay, nanay, masasaktan ka rin sa nakita mo nangyari. Pinalaki mo yung anak mo, lumaki na, hanggang naging isang deacon sa church, ikaw yung natutuwa, pero hindi ka matutuwa nun sa nakita na tinitigan yung anak mo, binabato. Wow!
Dagduro mo na yung anak ko, ha? Malapit nang mamatay. Hindi, maiiyak ka eh. Kung nakita mo na gano'n mismo, mawitnisan mo. Pero ito po yung nangyari doon. Ba't inilaw ng Panginoon yon? Eh, doon pa nag-spread yung Word of God. Hello? Ito na yung timing talaga. Alam na nila, naturuan na sila sa salita ng Panginoon. Doon na mismo kasi sa Jerusalem, talagang ano na, nakakilala na sila sa Panginoon, mostly sa kanila. Ini-enjoy nila yung presensya ng Panginoon. Pero nakikita ng Panginoon, mas maganda na talagang mag-split sila. May na-sacrifice po. Itong si Stephen. Pero kahit may na-sacrifice na isang tao, the more po na marami po na-reach out on itong mga kumalat, chinismis nila ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Pre-no-claim nila ang ating Panginoon sa Kristo at ang daming nakakilala sa Kanya. Kaya sabi din dito sa 2 Timothy 2:15, ang challenge ni Apostol Pablo kay Timothy, ang parents po nito ay believer. Yung mama niya at saka yung lola niya. Although yung kanyang tatay, isa pong pagan, Greek. Griego po. Yung nanay niya, Hudyo po yung nanay niya. Pero naging believer po itong si Timothy dahil sa kanyang nanay, kanyang lola, at the more na disciple siya ni Paul, ay talagang nag-grow po siya at nag-pastor po siya bilang isang young people. Challenge ni Apostol Pablo sa kanya, sabi niya, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Kaya dapat mag-aral tayo, basahin natin ang salita ng Panginoon. Amen. I-study natin para hindi tayo basta-basta makukuha ng mga kulto kung ano-ano mga katuruan dyan. Hello. Sabi niya, salita naman ng Panginoon ito. O sabi dito, oh. Ganito ang sinasabi dito. Diba pala, out of context pa lang sinasabi nila. Kaya po, bakit natin babasahin yun? Basahin mo yung Tihon chapter, naintihan mo ba yung cross, bakit masulat yun? Para si kalaruan, ilan mong bata kayo, diba, mayroon yung triangle, huwi mo yun, lagay mo sa butas na triangle, may bilog, lagay mo rin yung round doon, at kahit yung triangle, ilalagay doon sa bilog, hindi pwede, hindi tumugma doon. Minsan ganun ginagawa ng iba sa salita ng Panginoon. Salita naman ng Panginoon ito. Pero pagbasahin mo pala talaga, hindi naman yun pala yung o sinasabi doon na out of context po sila. Kaya sabi mo, sa tabi mo, mag-aral tayo. Kaya po, kinatalis namin, meron tayong school, yung Bible school po natin, yung training school natin, itong LC Soul, life class natin. Meron tayong School of Leaders 1, 2, and 3. Mamayang hapon po, recognition po ng mga School of Leaders 1, 2, and 3. Katatapos po kahapon yung re-encounter po nila. Yung mga pupunta doon sa kanilang next level. Kaya we encourage nyo na pag kayo nakatanggap sa Panginoon, mga si leader ninyo, kini-explain naman sa inyo, at pag naintindihan ninyo, we encourage nyo na mag-join kayo. Amen. Amen. Sabi mo sa tabi mo, mag-join tayo. Mag-join tayo. Ayun na na dyan. Sabi mo sa isulat mo dyan, mag-join ako. Kaya po, kung ang ating Panginoon Kristo, yung salita niya, kanyang sinasabi, kaya ang daming naniwala rin sa ating Panginoon Kristo, yun din ang sabihin natin. Na i-record yung salita ng Diyos, na isulat, sinulat nitong mga apostles na ito, para yun din ang sabihin natin sa iba, itong kanyang salita. Amen. Amen po ba? Amen. Para ang Holy Spirit po ang magkukonvict sa kanila, at sila rin ay makakilala sa Panginoon. So, pangatlo po dito, panghuli yung praying specifically. Sabi mo sa katabi mo, praying specifically. Praying specifically. James 5:16, sabi din dito ni James, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Totoo ako kay James na ito, talagang
hindi po ito yung isa sa apostle ni Jesus, si James po na kapatid ni John. Mabasa niyo doon sa chapter 12 ng Acts. Pinatay po ito ni Herod. Ito pong James na ito, ito po yung kapatid ni Jesus. Half-brother niya. Dati po ito, talagang yung mga addicts na itong mga lalaki na ito, si James, si Jude, ito si Simon na kapatid niya, talagang unbeliever po sila. Pero ang time po na mamatay si Jesus, nag-resurrect, naging believer po sila. At naging leader siya po doon sa Jerusalem, at dito rin ay sinulat niya itong libro na sabi niya sa mga kanyang sinulatan, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Kaya yung prayer natin maging be specific tayo, hindi yung not too general. Amen. Abo Diyos, ikararap ko na ito eh. Ano ba yung specific na need yung tao na yan? Amen. Ano ba yung pumipigil sa taong yan? Bakit ayaw niyang lumapit sa Panginoon? Ano ba yung parang stronghold o sumasagabal sa kanya? Maraming dahilan kasi ang mga tao kung bakit ayaw nilang maniwala o maging Kristiyano. Yung iba sila offended. Offended doon sa Kristiyano na nakilala nila. Kagaya ni Mahatma Gandhi, offended doon sa mga Christians na tayo. Gusto niya excited na makipagsimba para lang daw sa mga puti at sa yung may kayang mga Indians ang gupuin pumasok doon. Katalungkot. Manaman na hipokrit. Hipokrit. Hello. Kaya kung mabilis ka ni Jesus, hindi naman yung mga makasalanan, yung mga pinagsisigawan niya. Hindi niya pinagalitan eh. Kundi itong mga religious leaders, nakadamit sila ng very, makita mo, parang very holy sila. Talagang pag sa paglalakad nila, very holy sila. Pero sabi doon, sa loob-loob pala, ay ang dami palang mga tinatago doon. Parang baso na ang daming ipis. Gusto nyo bang uminom ng tubig na may ipis doon? Dami mang ipis? Of course, kaya mo. Kaya kung babasahin nyo doon sa Matthew 23, puro review ang sinabi niya dito sa mga religious leaders na ito. Kaya po dapat wala pong dalawang hindi sana tayo duplikara. Amen. Kung ano yung mukha natin dito sa simbahan, ganun din sana sa bahay natin, sa labas. Amen po ba? Amen. Ikaw pa rin. Kung ikaw si Anita dito sa simbahan, doon sana sa bahay, hindi ka sana si Anito. Diba sabi nila, bakit? Ang daming mga pangalan, gusto yung Anita ang pangalan, pero bakit walang may pangalan ng Anito? Dapat hindi tayo sana picky, genuine tayo na talagang Kristiyano. Amen? Kaya po masabi ng iba kasi, kahit hindi na ako magsisimba, gumagawa naman ako ng kabutihan. Mas maganda pa yung ginagawa ko, mas mabuti pa yung ginagawa ko kisa yan. Wala pang absin sa simbahan nila. Pero tignan mo ang pinagagawa. Araw-araw, nasa barangay. Paraging nababarangay daw. Kaya yung mga ang gusto nyo sa isang barangay dito sa barangay Irisan, kung may hinahanap kayong tao, kausapin nyo si Brother Ilmer. Yung man nasa barangay, mas kilala nila yung alam nila lahat eh. Kung ano yung mga tao doon sa barangay nila eh. Isimpre, doon lahat magsusumpong, sila yung magbibigay ng sumong. Ito yung ibridig nagsisimpa doon sa simag. Ang dami palang inotaran na tinagpuhan. Lalaman nila. Alam ko ba? Santo ito. Ganito pala ito. Malalaman nila eh. Kaya po ito po mga kapatid na tingnan natin yung buhay natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yung buhay mo. Pray specifically. Panalangin natin ano ba yung kailangan nila para sila yung maniwala. Baka may simple sin din naman na ginagawa pa nila. Kaya yung iba sabi nila, saka na lang siguro, pag matigil ko na yung mga bisyo ko, saka ako papasok sa simbahan. Misa kasi yung mga wrong
notion sa pagkakalam nila sa simbahan eh. Wala, baka papasok ako sa simbahan, masusunog ako. Hello? Eh, para lang sa mga santo yan, simbahan na yan. Alam mo po, matutuwa po kayo pag yung bag nyo na iniwan nyo, nawala yung cellphone nyo, yung wallet nyo. At least may pumapasok dito sa simbahan natin ng mga believers. Amen. Sabi mo, praise the Lord. Mapapalitan yung cellphone kung nawala. Amen. Epo, pala yung sinasabi sa mga kabataan, tingnan nyo, mga bags nyo, ayusin nyo naman, nakatiwangwang. Kasi may temptation kasi yan. Amen po ba? Kung ikaw dati talagang may nakita, natitempt ka, kahit hindi yun ang purposely, kung nakita mo talaga, yun, tang, sabi ni Talim, di pera doon, nakabukhal. Maalala ko, kami yung mga young people, haawit kami. Pumasok ko ang mga rooms lahat, iniwan yung mga bag doon, mga cellphone. Tapos nung bumalik na sila, binawala yung pera. Eh, kasama pa doon lahat na umawit pa sa harap. Kaya po, pag pumapasok po kayo sa simbahan, eh talagang isecure nyo naman ng mga gamit ninyo. Amen. Sa convention, di ko kasi makalimutan eh, talagang gathering mga believers doon eh. Eh, nung pagbibigyan na ng offering, nasa harap pa naman yung babae. Kukunin, hinahanap yung pera niya na wala. Kasuswildo pala sa araw na yun. Talang sinabi sa pastor na yung doon sa organizer, ang laki yung pera niya, swildo niya mismo yun, ilang araw yun na swildo niya. Itong 15 days o pang 1 month na swildo niya. Kaya nakusat sinabi sa harap. Eh, siyempre, may magnanakaw talaga na kung saan nasingitan, nakuha. Eh, huwag niyo i-expect lahat na mga sabi, ay, mga santo, holy ang mga nakasama ko dito. Kaya mismo pati sa, ako sa likod ko, tinitignan ako. Kaya po, na, mga kapatid, na ipanalangin natin ano ba yung umahadlang pa sa mga tao. Amen. Yes. Si Pedro, nakakilala sa Panginoon. Nakita po natin, nung talagang sabi ng Panginoon sa kanya, zero eh. Wala silang nakuha. Magdamag na naghuli silang isda, zero. Kaya naayos na, nililinis na yung need nila. Nung after na nag-preach ni Jesus doon sa mga tao, simple, inilang niya yung bangka ni Pedro, eh, nandun siya sumakay, dumistan siya eh. Kaya sabi na niya kay Pedro, kunin mo niyo ng lambat niyo, pumunta kayo doon sa dagat, itapon niyo doon. Maliwanag na yun ah. Eh siya, fisherman, alam niya kung saan, anong oras lumalabas yung isda. Kung pilosopo siguro niya, ikaw na kalpintiro, magtuturo sa akin, trabaho ko to eh. Pero sabi niya, pagdamat na nahuli kami, wala kaming nahuli ni isa. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Nung napupi ko siya, makita natin yung miracle. Halos masira yung lambat niya. Tinawag pa niya yung mga business partner niya. James and John, inulungan siya. Doon po lumuhod siya sa ating Panginoon sa Kristo na talaga nakita niya na totoo ito. Taong ito. Amen. Amen. Si Nathaniel, isang righteous person ito. Tinawag siya ng kanyang kaibigan na Philip. Halika, tingnan natin siya yung, hindi ba ito yung Messiah? Oho, maniwala ka. Mayroon bang magandang tao mga galing dyan sa Nazareth? Alam niya yung history ng Nazareth, itong Galilee. Mga evil people, mga daming galing doon. Kaya sabi niya, halika, tingnan natin siya. Kaya nung pagdating niya, nakita siya ni Jesus, sabi niya, ito yung tao, maganda, yung tuwid yung kanyang ginagawa. Paano ako kukilala? Sabi ni Nathaniel. Bago ka palang tawagin ni Philip doon sa ilalim ng puno, kilala na kita. Nagulat siya. Si Zacchaeus. Ang laki niya. Parinig niya about sa ating Panginoon Kristo. Dahil tatangkad yung mga tao, hindi niya makita yung height niya, umakyat siya sa puno. Dahil alam niya, wise. Right? Wise itong tao. Ikaw ba naman yung chief tax collector? Umakyat siya doon. Pero yun mo, nakita siya ni Jesus. Kilala ka siya, Zacchaeus. Kung ikaw yun mismo, hindi first time mag-meet tapos sabihin yung pangalan mo, matutuwa ka. Kasi gusto mo makita yung tao eh. Bumaba ka dyan sa puno. Kakain ako sa bahay ko. Siya pa mismo, si Jesus, ang nagsabi na kakain sa bahay ni Zacchaeus. Tuwang-tuwa si Zacchaeus eh.
neighbor na talagang ginawa yun ng mga religious leaders. Siya ay talagang parang tinatapon ng mga religious leaders na kahit Hudyo siya, hindi siya welcome. Pero itong Jesus na gusto niyang makita, excited na makita, baba ka dyan, kain ako sa bahay mo. Very influential siya. Doon sa bahay niya, kumain sila, nandun lahat yung mga kasama niya, mga tax collectors din, mga taong makasalanan sa harapan ng mga religious leaders. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya sa ating Panginoon Kristo, Panginoon, ang dami ko mga nakulimbat. Kung ano mga ninakaw sa mga tao ito, ibabalik ko sa kanila 4 times. Biloin mo, talagang na-transform po yung buhay niya. Kaya makita po natin dito mga kapatid na dito, i-pray natin specifically ano ba yung need ng tao para makakilala pa siya sa Panginoon. Amen. Huwag po natin i-attack sila. Huwag mong sasabihin. Ano ba ang pangalan nito? April. April. Magsisi ka sa kasalanan mo. Dahil pupunta ka sa impyerno. Ganun ang gawin natin. Amen. Maganda naman yung pag-approach natin. Yung friendly way na kilalanin natin, kaibiganin natin. At after that, pwede mong i-share yung salita ng Panginoon sa kanya. Amen. Ano ba yung interest niya? Ang galing po ni Apostle Pablo pag tingnan niyo yung background niya. Very educated people ito. Pag educated people yung kaharap niya, ginagamit niya rin yung education niya. Pag yung mga tao rin ng mga mababang tao, ganun din siya. Para lang uwin niya. Amen. Kaya po nga, challenge ko bawat isa sa atin na kung yung pamilya naman natin, mga Kristiyano na sila, na dapat po gawin pa natin yung altar natin. Amen. Turo natin sa kanila dahil pag magpamilya na rin sila, ipasa rin nila sa anak nila at sa magiging. So, ang challenge ko sa atin, anong klaseng asin tayo o ilaw? Ikaw ba yung asin na wala ng lasa? Ikaw ba yung ilaw na nakatago pa rin? O ikaw yung asin na may lasa at ilaw na talaga na ilalagay sa taas, nakalagay sa silid para maging ilaw? So let your light shine. Amen. Para yan ay lumiwanag sa kadiliman. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:10 na for we are God's handiwork, created in Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. Doon sa verse 16, text natin, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Patuloy sana tayong lumakad sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. I-preach natin yung kanyang salita, yung mga naririnig natin. Amen. At patuloy na pray natin specifically ano ba yung need ng tao para pa siya ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya po na maging patuloy tayo na maging influence sa mga ibang tao, sa pamilya natin, kaibigan natin, kakilala natin, katrabaho natin, ka-schoolmate man natin, para sila ay makakilala sa Panginoon. Para ito po na walang pagsisisi sa buhay natin. Amen. Dami kasi minsan na talaga nagulat, namatay na yung kaibigan. Nakita nila sa Facebook, meron ng kandila. Bakit? Sino yung namatay? Kaibigan pala. Kasama ko naman yung kahapon. Ang tanong bang kung kaibigan mo ba talaga yun? Ay, binihagin mo na ba yung Word of God sa kanya? Para siya nakakilala rin sa Panginoon. So ito po na makita natin, hindi natin hawak yung buhay natin. Amen. Pero ito po yung habang buhay pa ang tao, malakas pa ang tao, ito na sa'yo kaya na marinig nila ang salita ng Panginoon, makakilala sila para sila ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Come on, mag-pray tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. Come on, pwede ba mga music team, magpatugtog kayo ng kahit isang awitin. Come on, i-search po natin yung buhay natin. Kung hindi po tayo namumuhay ayon sa kanyang kalooban, kung still na
Namumuhay pa tayo sa kasalanan. Gawa tayo ng commitment sa Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, para bitawan ko na itong kasalanan. Di na ako babalik-balik sa kasalanan na itong Panginoon. Sana ko nalapat na yung tatayo na ako, Panginoon, at ikaw ang aking susunod. Kung ikaw naman ay hindi po naman ginagawa yung part mo bilang Kristiyano, alam mo yung salita ng Panginoon, hindi mo binabahagi. Ito na yung time na ibahagi mo. Para walang pagsisisi sa atin. At ipanalangin natin, gawin natin ano ba yung specific na team nila. Mga humahadlang sa kanilang buhay, ano ba yung mga strongholds para tanggalin ng Panginoon yan, para ma-open yung kanilang mind. Pwede pa rin po tayong mag-register
paki-approach na lang po ang inyong mga cell leaders kung paano at kung paano gagawin po paano mag-register. Kasi meron po tayong registration po doon. Okay? At sa lahat ng mga Igniters, sa mga kababaihan, meron po tayong event na darating. Ano, this coming Friday, 10 a.m. po mag-i-start. At sa lahat ng mga lalaki naman ay 1:30 p.m. Okay, at in-eventahan po rin po kayo na dumalo sa ating prayer gathering is coming Wednesday. Every Wednesday naman ito. Pinaaga na po siya 7 p.m. hanggang 8 p.m. Lahat ng mga prayer request, lahat ng gusto natin yung panalangin, submit po natin ito. Isama natin, sabihin natin sa ating mga cell leaders para may pag-pray po natin. Okay? Yun lamang po at ingat po tayong lahat. God bless po.